Two days after magawa nila KG itong ating goldfish box, titingnan ko ngayon yung status ng ating silicone sealant. Ayan. Tuyo na yung silicone sealant natin dito. Sobrang solid na siya. Hi guys, Vince here and welcome back to Drip. With a minimum purchase of 100 pesos, get the sticker of the week plus one random Drip X one-piece collection natin. Add to cart ni Drip, checkout mo na yan. Drip products, let's go! Add to cart ni Drip, checkout na yan. Dito naman sa bandang likod, tinitingnan ko, sobrang solid na din yung harapan. Pero syempre dahil nga sobrang kapal yung silicone sealant na nilagay dito, I think na kailangan ko pa ito palipasin for a few days. Dapat hindi mababasa itong ating pond. Kaya hindi ko pa rin tinanggal yung trapal na nilagay nila. Actually, hindi naman sa hindi mababasa. Okay lang naman yung maulanan. Huwag lang siya yung masusuko talaga sa tubig ng sobrang tagal. Itong mga dumi-dumi sa ating glass, madali lang naman itong linisin. So, okay na okay lang yan. Checking the status ng ating palitada, completely dry na yung itong part na to. Ayun, medyo hindi pa dahil nga umambon. Siguro medyo moist lang dun sa part na yon. Tapos dito, oh. Dahil syempre hinangin yung trapal natin tapos umanggay yung ibang ulan dyan. So far so good dahil ang flooring ay hindi ko naman concern na dahil okay naman yan. Gagawin na lang natin sa flooring ay kailangan kong bumili ng maliit na brush and dustpan para matanggal natin yung mga debris bago tayo mag-repaint dito sa ating palitada. Syempre idadamay ko na yung flooring para pareho naman yung kulay niya. So dahil nga meron pang mga aligas-gas yung ating pond, nagpabili ako kay MG Fishes ng pang brush. Salamat sa pasuyo. Ayan. So, bumili tayo nito kasi wawalisin natin yung mga tira-tira doon para pag nagsimula na tayo magpintura, smooth na yan at wala nang hahalong alikabok or any kalat. Tanggalin lang natin yung mga alikabok, yung mga budbud. Ayan, we make sure natin na malinis na yung ating pond. Pagkatapos nito, it's pintura time. So far, so good. Natanggal ko na yung mga malalaking debris dito sa ating goldfish box. So, I think pwede na tayong magpintura. Magsisimula na akong magbuhos ng waterproofing dito sa ating lalagyan. Hahaluin lang natin to para siguradong perfect yung ating solution ng pintura. Dalawang coating lang yung gagawin ko dun sa ating goldfish box. Magiging sapat na yon. Kasi alam nyo naman, isa to sa mga pinakamatagal kong ginawa. Ilang paulit-ulit na tayong coating dito sa pond na to at lagi nga siyang tinotopak or nasisira. Ngayon sobrang sayo ko lang na nandito na tayo ngayon sa final stage. By the time na napapanood na tong video na to, tapos na yung aking goldfish box. Gusto ko lang talaga i-share sa inyo yung struggle na pinagdadaanan ko dito sa entire process na to ng paggawa ng ating goldfish box. Sa bawat leak, sa bawat mali, bawat challenges na haharapin natin dito sa ating ginagawang project, gusto ko part kayo. 5:30 pa lang ng hapon pero parang nadidilema na ako, so binuksan ko na yung ilaw dun sa ating goldfish box. Ang ganda niya, nakakatuwa. Adjust ko yung ilaw na to, medyo malasyadong malapit, pero magsisimula na ako magpintura. Itong pader muna yung una natin titirahin. Hindi ko alam kung bakit ako nagdilaw na shorts, pero ayan, simulan natin to pinturahan. First coating is done sa ating goldfish box, so pinalitadahan ko na rin to ng pintura. Tapos ayan, tapos na yung ating likod. Tapos doon, tsaka ditong side na to, nilagyan ko na rin parang retouch lang para pare-pareho silang kulay. Medyo na worn out na kasi ng weather yon. So, ito na lang yung lalagyan ko ng second coating. Papatuyuin ko lang siya mamaya. Inuuna ko lang muna yung mga corners na tong ating Drip goldfish box. Para pag ginamita ko ng roller, ay tuloy-tuloy na ako at wala na magiging problema. Tapos ko na yung second coating dito sa ating wall. Magsisimula na ako dito sa ating sahig. Tapos ko na yung first coating ng ating floor, second coating ng ating wall. Okay na lahat. Mukha lang uneven kasi yung reflection ng ating track lights ay nagbabounce dun sa floor. Pero pag natuyo yan, isi-second coating ko na rin yan. Hindi ko na ipapakita sa inyo. Basically, it's the same process. Papatungan ko lang siya ng isa pang layer. Tapos kakalimutan ko muna to, hindi to pwedeng mabasa. So, hindi ko tatanggalin yung trapal na nakalagay sa atin ngayon. Kailangan mag-dry up to completely. Gutom na ata yung mga koi natin, saka yung mga goldfish, oh. Sobrang laki na nila, grabe. Parang dati, ganyan ko lang binili yan. Ito na rin pala, tumubo na yung mga natin, oh, parrot feather, tsaka yung red rubin. Filtration na to, constantly nililinis ko. Kapag naayos na tong pond natin, tatanggalin na to.